Betul. Ayan. Yes. Okay. Good morning. Update po tayo doon sa kay Kuya. Ano nga? Yung Antonio. Name? Kuya Antonio. At yun ay papasakayin natin ang aeroplano ba or bus ang gusto niya. Pamimiliin natin. Yes. Ayan. Pupuntahan na po namin siya ngayon dito po sa may Quirino, sa may Angelino Street. Yes. Ayan. Sige po. Samahan niyo po kayo mamaya at para mabigyan po namin kayo ng update. Oh, sa lahat ng mga manonood, please subscribe here, ha? Ugong Biyahero, ha? Ed Shell. Ayan, o. Sige, etneb-etneb lang. Manila God first. Yun na nga mga kabiyahero, at nandito na kami ni na Miss July, ni Esme TV, dito po sa may Angel Linao Street, at dun po natin pupuntahan si Kuya Antonio para po sunduin natin kung ready na ba siya sa pagsama natin sa kanya, sa kanyang pupuntahan para makauwi siya ng probinsya. So ayan, pupuntahan na po natin si Kuya Antonio dito po sa kanyang tinitirhan. May lumang bahay dito sa may Angel Linao Street. So ayan, dito po siya nakatira. So this is it mga kababayan, mga kabiyahero. Tingnan natin kung nandito siya. Siya? So yan, tinitingnan po namin kung nandito siya para masundo namin. Kaya lang parang wala yata siya. Nasaan na siya? Las Piñas. Ayaw niya nang uwi. Ay, nasaan na siya? Alas 4. Ano ba sabi niya? Diba usapan namin yan? So ano naman pakiramdam mo na umuwi na siya? Okay lang sa'yo. Aming anak siya doon. So yan, ready na si Kuya. Nandito na yung mga maleta niya sa kanyang pag-uwi. At ayan, naantay na lamang po natin siya at bibit-bitin niya na yung kanyang mga dala-dalang gamit. So yan, ihahatid natin siya sa terminal ng Peltranco para siya ay makauwi na ng Davao. Maglaland lang po siya at kami na po ang bahala sa kanyang pamasahe. At sana po ay masubaybayan natin yung kanyang pag-uwi, no? So ayan, may kinukuha lamang pong ilang mga gamit si ate dito sa loob ng kanyang bahay. Yung kanyang tinutuluyan dito. So ayan, nandito si Kuya. Dito pala siya nakatira sa... So ayan, dito pala nakatira si Kuya sa ilalim nitong lumang bahay dito. Hindi nga meron? Ang tabi-tabi po. Hindi mo, para maraming mag... Ah, lagi kong binabanggit sa'yo, kahit si Mayor, binabanggit yan. Sana magtiwala sa sarili, para may magtiwala sa ibang tao. Ikaw man ay may mga nakaraan na... madilim na ano, kalimutan mo na yun at wala kang kinabukasan doon. Pag ang kaibigan, tunay na kaibigan, kaibiganin mo. Pero pag ang kaibigan, hindi tunay na kaibigan, iwalayan mo yan. Itong araw, isang oras kang hinihingi ni Lord. Magpasalamat ka, buenas o swerte, pasalamatan mo si Lord. Kasi sa pitong araw, lagi kang maligay at maligalig. Sama-sama yun. Pero yung isang oras sana kay Lord, sana maalala lagi na yun. God first. Yun ang laging binabanggit ni Mayor.
sa Diyos tayo humingi ng tulong. Yes. Ha? Maraming salamat. Salamat. Ingat ka rin sa pag-alaman. Thank you po, German. Thank you, German. Thank you po. Thank you. Oo, yan. Pag-alaman kahit paano ha. So, yan. At ready na si Kuya. Tatawag na lamang tayo ng taxi. May asawa ka pa doon? No, pero alam ko, parang... Iwalay na kaya? On board na to si Kuya. Papauwi na natin doon ng Davao, mga kababayan. At pupunta po tayo ng Pasay sa Peltranco. Hindi namin ito kaya pagka wala kang suporta. So, excited ka na, Kuya? Yeah, excited si Kuya. Gusto mo na bang makita yung pamilya mo? Ano po. Ilang taon ko na rin po kasi United Data yung pamilya ko. Yung anak, pamilya mo? Kuya, excited ka na po umuwi. Alam po ng mga pamilya niyo, Kuya. Opo, alam na po. Excited na rin po sila na ano, makaka-uwi ako para bago magpasko. Sana, yung wish lang namin sa'yo, maging maayos na yung lagay mo doon. Kasi tinan mo nangyari dito sa'yo sa Maynila. Nagpakasakali ka ba dito na magkakaroon ka ng magandang buhay? Oo nga po. Para at least matulungan ko rin yung ano nanay ko kasi wala na rin. Kasi ba akong tatay. Ah, wala ka na rin tatay. Kaya, yun. Nawin palad po eh. So yan. Nanakaw po yung bag ko na ano, may mga requirements. Mula noon lang na po parang mahirap lang po kasi magnakaw kung pang ano ko lang po hindi naman po pwede ngayon nagtitest-test na lang po kung ano pwede mapagpakitaan ng ano, pagkain. So ano yung ano sabi ng nanay mo nung uuwi ka? Napayag po sila ano, na-excited din po sila na makita ko ulit. Anong mensahe mo na lang sa mga katulad mo na halimbawa nagpapakasakali sa Maynila na yung ano ba nasa probinsya na parang gusto nila mag Maynila na lang para may maayos sila. Iniisip nila kasi sila pag pumunta ng Maynila maayos kagad yung lagay. Anong mensahe mo sa kanila? Sa kanila lang po talagang ano sila sa trabaho. So, pero akin po para sa akin mahirap dito sa ano. Talaga ano? So parang Manila pag walang ano, araw-araw na trabaho. So mas maganda, mas okay pa rin sa probinsya, ganun ba? Kasi kung wala naman tayo talagang makikita ang permanenteng trabaho dito sa Maynila at magiging pabigat lang din tayo sa gobyerno, no? Mas mabuti sa probinsya na lang ano. Kasi at least doon kakain tayo ng tatlong beses sa isang araw basta masipag lang. Like at least kasama ko rin mga pamilya. Kasi dito sa Maynila, marami talagang tukso dito. Kapag halimbawa, nasa Katika, sumama ka dun sa grupo ng mga, sabihin na natin mga homeless din. Dahil yung mga yan kasi, prone yan ng pwedeng magnakaw, diba? Pwedeng gumawa ng hindi maganda sa kapwa. So pagka sumama ka sa ganun, syempre ganun na rin yung buhay mo. Diba? So ngayong uuwi ka na sa dalangin namin, no? Sana maging maayos yung buhay mo doon, ayusin mo yung pamilya mo doon, yung nanay at tatay mo, especially yung mga anak mo. Kasi 6 na taon, di ba? 4 na po. Apat. Yung 4 na taon na yun ba, nagpapadala ka sa kanila? Kung may maipapadala ka? Simula po nung nawalan po. Dati may trabaho, linggo-linggo po, nagpapadala po. Pero mula nung nawalan ako ng ano, almost mga 3 months. Wala na po, naputol na po yung sustento ko sa kanila.
Nangangalakal lang po kasi ako. Nakakagod nilang napin. Pero may lupa kayo na sasakahin. Hindi po sarili na. At least ano, hindi ka na mahihirapan talaga. Tanim-tanim lang ng gulay, ganyan. Makikiisa ka. Saka malaki yung bahay doon sa gulay. Siyempre, di ba? Fresh pa ang ano. Oo, kasi doon, fresh lang. Malapit pa kayo sa dagat? Medyo malapit lang din po. Medyo malapit. Sa Davao Oriental na papuntang Mati o okay. Sa Mati City mismo? Ano lang po, dyan hanggang Lupon lang po. Ah, Lupon. Ay, mga sorot ng lansya mga patching up yun po. So yan, kukuhanan po namin ng ticket si Kuya, diretso po siya ng Davao. Natin, anong ticket ang kukunin? Diretso ng... Tagum. May Tagum ba dyan o Davao lang? Davao lang, no? Pila po muna tayo para po sa ticket niya. Kukuhanan po natin siya ng ticket na biyaheng Tagum, Davao. Kahit pagod na po kami itong aming mga itsura ngayon. Dito ka. At sinakot na yung pisngi niya yung picture. Ayan, meron na pong digit si Kuya. Ito po yung digit si Kuya. Dito hawak tayo. Bound to Davao. Ayan, kakain lamang po muna kami ngayon. Bakit ang tatawa po muna ang kababayan? Kakain muna tayo. Ayan. 2 hours later. So ayan mga kababayan, at nandito na, yan din natin si Kuya Antonio sa bus. At pasensya na po dahil gabi na po, no? Gabi na yung kanyang schedule. 9:45 po yung alis niya dito po sa Pasay. At darating po siya doon sa Mindanao. Bukas sa Kuya. Uwi na si Sir Antonio. Okay, so samahan natin siya. Hanggang makasakay po siya dito po sa bus na kanyang sasakyan. Kuya, yung ticket mo. Anong bus number niya? Oh my gosh, ang bigat. Davao. Yung ticket mo, pakita mo sa kanila. Anong bus number mo? 187. Wala pa sir, wala pa. 1-8-7 Daba, 187. 187 sir. Ah, ito? Ah, okay. Ito 187 daw. Yung pa Davao? Yung 945? Ha? Pang 945? Oo. Ito nga, 187. Ah, ito daw eh. Ito nga daw. So yun ang tayo lang po natin na makakit si Kuya dito sa bus na 1856, yan biyaheng Davao. May ticket na siya. May ticket na yan, sir. Ayan, in-inspection lang po yung ticket niya para po siya ay makasakay na. Patumoy, dapat na itong insik. Oh, Koreano. So ito yung pabao namin kay Sir Antonio para naman sa kanyang mga anak. Sir, ano
tumatanda na, masaya, happy. Happy ba kuya? Happy? Alright, happy si kuya. Good luck kuya. Kuya, balitaan mo kami ha. God bless ko kuya. Yes, kuya. Maging mabuti ng life ko sa vacation. Kuya, balitaan mo kami doon sa mga mayayari sa'yo doon ha. God bless po ulit. Ingat ka doon. Sabi nyo ngayon, sir, na ready na, handa na kayo at nakasakay na po kayo ngayon dito sa may bus. Masaya na po. Masaya na. Masaya na ang masayang masaya. Excited. Na makikita nyo na yung mga anak nyo. So sana maging okay ka na doon sa Davao, kuya. Happy happy si kuya. Oh, yeah, oh, happy si happy yan si kuya. Talagang makikita nyo na yung pamilya niya doon. Ilang days nga kuya ang ano, ang biyahe? 2 days. 2 days po Davao. 2.5, my. Okay, good luck. At saka wag ka na, kung babalik ka man ng Manila, bakasyon lang Sir Antonio ha. At nakaranas ka na ng hindi maano sa Manila. Sabi mo nga first time mong naranasan sa iyong buhay. God bless po sir ha. Mag-iingat ka doon. Babalitaan mo kami ha. Okay. A few moments later. So yan, at alis na nga po si kuya at pupunta na po siyang Davao. So yun, wish natin na maging okay siya na doon sa Davao. Okay po, God bless po. Ayan, bye-bye kuya Antonio, ingat ka dyan. God bless. Ayan, bye-bye, ingat. So ayan mga kababayan, at sakay na siya ng Pintranco. Sana may mga pagkakataon na makakontak mo rin natin si kuya. Hanggang kamustahin natin ang lagay niya. Okay, maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay dito po sa ating ginawang pagtulong dito kay Kuya Antonio na makauwi sa pamilya niya sa Davao. Thank you so much po. God bless po tayong lahat. At babalitaan na lang po namin kayo kung siya ay nakarating na ng Davao. Mag-upos po tayo sa community. Okay, thank you so much po. And ingat po tayong lahat. God bless po. So, Edsa po dito. Edsa.